everyone, welcome back to my channel. In today's episode, I just would like to let you know na masyadong na-busy si Forensic kong guro. Pero nangangako naman ako mag-upload ako ng mga lectures ko kung ano-ano yung mga napapag-aralan namin. Kaya naman, huwag na huwag alis, tapusin hanggang dulo. And please, don't forget to like, share, and subscribe, and hit that bell button for more episodes to watch. See you in a bit, bye-bye! Class, I just would like you to read, but you need to understand, alright? Now, page 77, a crime scene daw, okay, thank you, Ms. Ramos. A crime scene daw can be defined as a location at which an offense was committed. For the information of everybody, a crime scene is not just pinangyarihan ng ano. Ito ay pinangyarihan ng krimen na mayroong mga possible and potential evidence to be submitted in court and in time. Okay, naintindihan? Bakit in court and in time? Okay, ano ba yung pinag-uusapan natin dito? Magmula umpisa hanggang wakas ng pag-aaral, lagi kang mag-aaral paano humarap sa court. And then of course, and in time, ano-ano ba yung mga ebidensya na yan na ipapa-examine mo na in time, isasubmit mo sa court with this potential and possible result conducted by you or by a certain forensic examiner na mangyayari at ibibigay sa'yo ang resulta pagdating or bago pa man dumating ang paglilitis sa korte. And this may include ano-ano. Ayan ha, kaya Tagalog, bilingual tayo. Ayos, ha, bilingual. Okay? This may include home, automobile, or a remote location in the woods. Next is, there are three most common methods of documenting a crime scene. Ayan ang pinag-aralan yung in advance, no? Ito yung note-taking, sketching, and photography. And I'm very sure, alam na alam nyo na po yan, no? Sa note-taking, ito yung pinaka-importante. What's the use of photographing the pieces of evidence if you don't have the what? The process of note-taking. You need to take down notes even the last person inside the crime scene. Imagine that. Yung hindi mo namang kilalang tao, kailangan mo pang i-note-take or i-take note rather yung kanyang pagdating. Anong oras siya dumating, sino siya, pangalan niya, kahit na prominenteng tao pa siya. And that's a part of your report. That's a part of your note-taking. Now, in sketching, this is just a review of what you have learned on your forensic science. Diba? Magandang pundasyon nyo nga, sabi ko. In sketching class, if we do not have photographs taken, we do have some sketch. Diba? Sketch to what? To bring that in court. Okay, ma'am, sketch is just a drawing. Oh, yeah. Sketch has a what? Has a location and a distance. Measurement. Bakit kailangan ng location? Remember class, kapag kayo ay kumuha or mag-i-sketch, you need to have what? You need to have the aid of what? Compass. Baka nakakalimutan nyo or baka hindi nyo alam. Hindi yan basta pwepwesto ka. Okay. If and if na hindi natin to na-touch, I would like you to know that in doing the sketch, you need to have a compass. Alam niyo yung compass, class? Okay. Pwepwesto ka lagi. Ma, bakit laging naka-N or North? Hindi naman pwedeng South. Hindi naman pwedeng East. So, susundan mo yung North because you need to have a what? Point of reference or reference point. Saan mo ipapattern yung sukat? Okay. For example, the victim lies near the what? Gutter. Gutter class. Gutter. Alam mo yung gutter? Bangketa ata yan, ano? Alright. So, from there, doon magbabase kung gaano kalayo yung nakabulagta. Tama? So, yung katawan niya, nandito sa gitna ng kalsada, ang magiging point of reference or reference point mo is yung gutter. Saan siya malapit? Okay. Ang victim ay humandusay or nakahandusay or nakahiga malapit sa poste ng Meralco. So, you will start your measurement sa poste ng Meralco. So, gaano siya kalayo? Kung ang firer, ito na,
para ma-justify mo na kung ang firer ay papunta sa kanya, bumulagta at natumba siya nung siya ay binarel. So, malapit na siya pala sa poste. Tama? So, may reference ka. So, all you need to do is to have this compass. Diyan ka magsisimula kung saan ka nakaturo. No? So, from the reference point of poste ng Meralco, or kung anong electricity company meron kayo dyan sa probinsya, yun po ang magiging reference point nyo. Now, that includes the location, the distance, and the measurement to which photography ay wala. Wala siyang distance, wala siyang measurement, wala rin siyang location. Ano ba ang meron ng photography? The actual condition, position, and image of the crime scene. A detailed record of the crime scene and the actions taken during the search can help the investigator to accurately recall. So, sabi nga natin, we need to recall because crime scene, what? Crime scene processing or crime scene is a reconstruction. Nasira yan eh. Hindi naman yan ang original position yan kasi nananahimik yung lugar, di ba? Daanan ng jeep, daanan ng tao. Tapos biglang may bumulagta, meron barilan. So, you need to reconstruct everything through your what? Through your documentation. Ah, ito dito. Ito dito. Dun siya dapat. Itong kali. So, it's a reconstruction. Okay? So, take note of everything that I am saying para next time, perfect mo na yung exam. Okay? And now, the notes taken, sketches made, and photographs captured during the search for evidence also serve as valuable reference to which I am discussing right now. No? Wala ka naman ibang magiging reference kundi itong mga nasa crime scene because crime scene, again, is a reconstruction. Now, the purpose of the photographing of the crime scene. Before we've studied, no? About a crime scene photographs. And now that you are there photographing the crime scene, even in the parts of camera, pinag-aaralan nyo. Bakit? Kasi totohanan na to. Noon, sasabihin natin, pag kinunan mo ng photographs, kasi ito yung nagbibigay ng actual image. But this time around, kapag kumuha ka ng photographs, you need to know the brand of camera, you need to know the ISO, you need to know how many storage or what capacity yung iyong memory card. Tatanong yun lahat. Hindi mo alam kung anong gusto nilang itanong sa court. Para lang mapatunayan mo na ikaw ay isang forensic expert ng photography. Ganun katindi class. No? And what camera you've used, no? In the conduct of crime scene processing and ano yung lens mo? Officer, you are there to testify, to be a witness of this crime scene. And then you do not know what camera that you're using for. What's the lens that you use during or in the conduct of a crime scene processing? Ganun kabigat. Hindi na siya nagpo-focus muna doon sa pictures or photograph. Ano mo pinagpo-focusan nila or doon sila naka-focus muna, anong camera ang ginamit mo? So lumalalim yung pagiging photographer nyo, class. Akala natin ganun lang, no? Yun yung sinasabi ko sa inyo before na I won't dig deeper and I won't teach na talaga dahil may major subject naman kayo. Because the purpose of that crime scene photograph is to give a documented record kung paano mo to nadatnan. No? Record of the scene as it is observed. No? Paano mo ba nadatnan or paano mo unang nakita? Kaya nga ang sabi ko, it's like doing or it's like filming. It's like doing a movie. Hindi pwedeng walang start, hindi pwedeng walang end. Hindi pwedeng walang time start, hindi pwedeng walang time end. Kapag nanonood nga kayo ng movie, di ba, meron salitang the end. And then titignan mo yung relo mo kung anong oras natapos. And then you will assume, tumakbo siya ng 2 hours, ang haba ng pelikula. The same thing goes with your photographs, no? So, it's like a movie, no? You have the start and you have the end. Why? May purpose po kasi yan. Ang purpose yan is to establish ano ba yung nauna. Hindi naman sila pwedeng magsimula sa dulo. Okay? So, paano yung sequential na tinatawag?
photographs taken. See? So, you need to focus because you need to establish ano ang una at ano ang magiging huli. Okay? Eh, paano kung uunahin sa'yo, nabibigla ka? Tulad ko, nabigla ako. What camera has been issued by the PNP Forensic Group during that time? Is it film or is it digital? Anong ginamit niyong film? Colored ba yan, officer? Or black and white? Ang grabe ng mga tanong. Hindi mo akalain na tatanungin po kayo ng ganun. Okay? Dahil yung pinagtatanong niya, very technical na, no? And then, sabay isusunod-sunod niya na yon. Kung kinakailangan umupo ka ng walang tayuan for 30 minutes to 1 hour na balitaktakan, haharapin mo yon. Okay? Because this will assure that the scene is depicted as it is observed in the original uninterrupted state. Nothing should be touched, move or initiated. So dito pumapasok, dito applicable yung sinasabi nating golden rule when it comes to what? Photographing the pieces of evidence that you should not touch, you should not transfer, you should not move. You will not do everything about that evidence, no? Kaya mahigpit na mahigpit. Bird's eye view, pinag-aralan mo kung ano yan, but this time it's the application. No? Kaya nga may mga apps kayo dyan sa phone, no? Kung hindi mo i-click yung apps mo, hindi rin yan gagana. The same thing goes with your career in photography or forensic photography. Okay? Then the goal is to record useful information in a series of photographs. We've already discussed that. Series mo yan, no? The crime scene not only refers to the immediate locality in that crime, but also to the adjacent areas. When you are doing, no, when you are doing the crime scene photographs, do not focus on a certain area. Okay? Kailangan 360 degrees may kuha ka ng area. And then little did you know, class, ang suspect pala ay nakatayo lang sa likod. Ganun po yun, no? So you need to take photographs 360 degrees of the area. Yun yung kaso ko na ni-rape yung isang merong Down syndrome na babae sa gitna ng lake, no? Sabi ng team leader, okay, yam, simulan na. Okay, simulan. So, I took 360 degrees of the area. And then, kausap namin yung amain. Amain is uncle or second father, I don't know, no, sa Tagalog. Hanggang naging at-large siya. Tapos, habang kausap namin siya, class, yung tatay yung gumawa, no? Sabi niya, wala siya at hindi siya present nung mangyari sa anak-anakan or second father by amain. Wala siya. Nasa trabaho siya. Pero habang kausap namin siya, nanginginig siya. At habang kausap namin siya, nakita ng aking team leader, ang kuko niya ay puro nakasingit na dugo. So, bakit siya mayroon dugo sa mga kuko? Sa singit? Ah, doon na doon sa loob na, ha? Kaya tayo nagkakaroon ng fingernail tattoo. So, siya pala yung nagbayo ng malaking bato sa ulo ng batang may diferensya. Siya pala ang gumahasa. So, siya pala ang suspect. Kaso, ang problema, class, nag-at-large yung tao. So, the investigator and the team leader of the case ay wala nang visible features na natatandaan. Visible features of the suspect. Features, ha? Hindi picture. Features of the suspect. So, what I did is what? I scan everything about the 360 degree shots of the area and then, boom! Nandun siya. Okay? So, yun lang na nandun siya, tinitignan niya kung ano-anong makukuha ng ebidensya laban siguro sa kanya. And then, nung tinawag siya ng team leader class, in-interview siya, napalapit siya sa amin. And then, yung kanyang damit, yung pinakadulo ng yung laylayan, kumbaga, ng t-shirt niya, class, is may mga bloodstain. May mga bloodstain. So, from there, we started investigating him. And then, nung nag-at-large na siya, hindi na siya makita, at least we could easily, what, locate him kasi nandun siya sa area,
ang nakatulong yung 360 degree shot of that certain crime scene area. Okay? So, maliwanag yung mga examples natin, no? Kung bakit kailangan natin na tignan hindi lang yung pinaka area na yan. Okay? Now, next is ranges of photographs. Okay. Wala po akong book. Wala ka ding book? Nasaan ka? Meron po. Nasa, ano po, nasa dorm po. Ay, punta tayo sa dorm. Okay? Oh. Lagi niyong bibit-bitin yung book, class, no? Walang gagawin si book sa dorm pag wala ka. Okay? Okay. Thank you so much, no? Okay, class, medium view, if we have 360 degrees, medium view or mid-range, no? Photographs, ang sabi nga is approximately 10 to 20 feet of distance from the subject matter. To which na, parang nakakalimot kayo, no? Nung mangyari yung final exam or yung last sem natin, class, it's all about the mid-range view or mid-range shot, no? Parang hindi nyo na natatandaan na kapag mid, gitnaan lang. Okay? Meron sumasablay dyan, no? Pag mid po ay gitnaan lang. It's going to be 10 to 20 feet away. But you do not have to count. Walang ganun, no? Kailangan nyo lang na tansyahin gano'n kayo kalayo. Kasi mid-range na yan eh. Sabi ko nga sa'yo, it's like making a movie. Malayo, then malapit, then malapit, medyo malapit, talagang malapit, at talagang mag-shot, no? Why? Pakikita mo yung itsura niya eh, no? Yung itsura ng lugar, yung itsura ng bangkay sa lugar, ganun po yun, no? Kaya kung kakaririn nyo ang photographs of the pieces of evidence, talagang matrabaho. Sabi ko nga, di ba, class, kung ang isang police photographer ay para sa investigation lang niya, lahat ng shots niya ay hindi niya binibigyan ng pansin. Pero kung ikaw ay isang forensic photographer, lahat ng shots mo nag-aalala ka. Bakit? Kapag nawala, or nakorap, or na virus yan, even the, ESLR na yung hawak mo at na virus yan, hindi mo na alam kung anong gagawin mo kasunod. Siyempre, photographs yan eh. Hindi naman natin nga mauulit yan, di ba? Yun ang problema dun, no? So, wala na. Unlike na isang IOC, magre-report lang siya. Pero lahat ng burden ng photographs ng crime scene ay nasa'yo. Kaya nga pinagkadalubhaasaan mo yan.